malapit naman tayo kay Manay Lolit Solis. Tila ito ay may mensahe para sa mga bashers dahil nga po sa kanyang mga opinions na hindi nagugustuhan ng mga netizens, lalo na sa kanilang mga fan, mga love team nila. Dito po at sinasabi niya, now I understand kung bakit kahit ano pa ang paliwanag kong gawin, wala silang bashers. Tatanggapin ako na ang ginagawa nilang absorber ng mga frustration nila. Tanggap ko, okay na. Wala kayong marinig na anuman sa akin. At least nakatulong ako na meron kayong na-outlet sa mga tinatago niyong galit o sadness. Saka sa totoo lang talaga naman, unfair na isang 74-year-old woman na tulad ko, nag-i-enjoy pa rin sa life. Little problems lang ang dumarating. Like, tumulo ang bubong namin, nawala ang dial tone ng telepono, etc. Bakit 146 ang followers ko sa IG? Ibubo naman daw ako sa English at spelling. Saka bakit 74 pa ako ngayon? Napaka-powerful pa rin. Kaya react lahat nang may mga nagsasabi na mali ang opinion ko lang naman. Ito ay opinion ko lang naman. Ako ang living example ng lahat ng gusto sana nila sa buhay. Pero hindi nila nakuha. So magtitiis ako sa bashing na disrespect. Ngayon hindi na lang ako mag-scam queen Rina ng bashers dahil kaabang-abang sila sa lahat ng post ko para makita sila na mali at binabash nila ako agad. May kanya-kanya kaagad silang comment kung ano-ano ang binabato nila sa akin. Pero binabash nila ako, binabasa naman nila palagi ang aking mga pinupost doon. Look, kayo na ang magandang bagay dahil good vibes iyon. Huwag sana ninyong pagtiyagaan ang isang old woman na tulad ko. Wala kayong mapapala. Malapit na ako sa departure area, no? Kaya happy-happy lang tayo. Ang importante lang sa akin ay ang mga taong mahal ko, nire-respeto ako, at kilala ko. Yung hindi ko kilala will not affect me. Waste of time, diba? So, ayan po. May mga matinding mensahe si Manay Lolit Solis para doon sa mga bashers. Dahil nga po, every time na meron po si Manay Lolit Solis na talagang ginabanatan siya ng mga netizens, which is katulad sa nangyari kay LJ Reyes and Paulo Contes, na maraming galit nga sa kanya dahil nga po ay tinatakpan niya yung bata niya. At sinasabi ng karamihan na hindi dapat ganun magiging patas si Manay Lolit Solis. Kaya every time na may post nga si Lolit Solis, hindi talaga maiwasan na maraming magre-react. Dahil kung minsan hindi nga rin daw patas